Hi, ako si Benj. At ako naman si Lovely. And this is Benly the Podcast Stories. Hi guys, time check. 2:31 September 15. On the way kami sa hospital dahil si Mami ay nagko-contract daw. Actually, kanina pa daw galaw ng galaw si Liam mula around 12:30 ng gabi. So, hindi siya mapakali kasi continuous yung paggalaw ni Liam and hindi humihinto. So, we tried to contact our doctor. Pero baka kasi tulog na. Kaya, we just decided to go sa hospital to have it checked para at least maayos and makita namin kung mas stress ba si Liam or what. Baka nahihirapan na siya sa loob. So, we're just going to the hospital. So yun na nga. Ano nangyari? Inai siya for the second time around kanina mga 7 o'clock. From 1 cm ngayon, nasa 2 to 3 cm na siya. So that means... Hinintay lang namin yung room kung saan kami magsistay, kaming dalawa. Tapos hopefully by lunchtime, mag-progress pa to 6 cm. Pag nag 6 cm na daw, hindi na daw siya pwedeng kumain. So, yun na yun. So, ngayon, kailangan niya na kumain kasi kailangan mo na lakas. Kaya-kaya mo yan, ma'am. Sa mga mami, sa mga ano po, paliwanag? Kukunan ako dito. Para saan yan? CBC daw. Ewan ko rin kay kuya kung para saan ito. Basta-basta na lang bumapasok sa kuya. So, CBC para siguro malaman kung malapot pa rin ang dugo. Tawa-tawa ka pa. Tingnan natin umaya. Iyak-iyak. Ayan. In fairness sa room namin, ah, may pang VIP si kapitbahay. Wow! Ang dami ng machine dito. Parang nakakatakot. Oh, no! Ito na naman talaga yan. Huwag kang matakot. Mga ano? Ay, buntis. Ay, mga panggay! Wow. So, patawa pa talaga. So, ito ang aking birthing room. Dito ka manganganak. Dito ko mangingitlog. Mangingitlog. So, aking bed. So, lahat nandito na. May ref na. Ayan, may CR na. May sariling CR. Meron dyan si Daddy later. Oh, Daddy, nung umalis ka kanina, nalungkot. Oh. Why? Wala na, tapos na yung pag-iwan ko sa'yo. So, naglalakad-lakad lang ako kasi para masabi, please. Ano itong nilagay sa'yo ngayon? Ano? Swero? Sabi ko, maaga naman ang swero natin. So, we're going for normal delivery. Wow! Yun ang goal. Time check, 12:20. Until now, we are on 3 cm. Sobrang sakit na lang. So, lakad-lakad muna siya kaysa nakahiga. Ngayon po ay ako ay aminado na ako po ang nag-i-enjoy sa pagkain ng ospital. Ako yung kain ng kain. Kasi yun yung panlabang ko sa puyan. Magbabouncing baby girl daw siya. Isa bouncing baby girl. What can you say? Sobrang hirap po manganak. Family! Our Pedia!
Pito to ako. Tara, masaya ka na ulit ha. Ayun lang. Update guys. As of now, 3:30. Nag-improve na yung, ano ba yun, opening ng cervix. Ano ba yung tawag doon? Opening ng cervix niya from 2, almost 3. Ngayon is 4 to 5 na yung opening ng cervix niya. So it's a good sign. Continuous every time. Yun yung maganda nangyayari. So hopefully by today, kapag nag-6, dire-diretso na yung labor, hindi mag-stop hanggang mag-continue sa 10. And then, makikita natin si Liam Manuel. We're at 6 a.m. Continuous contractions. Wow, ang lakas pa doktor ng mga anak ko. Continuous contractions at every 2 minutes. Charot, puso lang yun. Magta-start na ito ng pinaka-labor niya. No? Start na ng pinaka-labor niya. Hindi namin alam kung makakakain pa siya. Sana lumabas na agad si Liam. Say something? Are you drugged? Wala na siya mataramdaman yan. Pero gusto ko lang sabihin sa mga anak, mahalin mo yung mga nanay nila. Hindi yung pinagdadaanan namin para sa... Thank you, Mom. We love you. Ang kapatid ko rin kasi nanay na. So ramdam na ramdam niya ngayon. Relax siya kasi naka-anesthesia na nakatulong para hindi na siya masyadong masaktan. Hindi niya na masyadong maramdaman yung sakit. Pero andun pa rin yung galaw, syempre. After 2 p.m. or 3 p.m. hindi ko na matandaan. Basta nung huling IE niya, nag 4 to 5 centimeters na yung cervix niya. Dire-diretso na siyang tumuloy yung contractions niya. So every 2 to 3 minutes, tumutuloy-tuloy na yun. Good thing about it is that hindi kailangan palagyan ng pampahilap para at least matulungan yung contractions niya. So naging natural labor pa siya. Hi Liam boy! Hi Liam!